So yeah, good morning guys. Good morning sa lahat nating tagapanood. And for today's video, dahil hindi nga tayo pwedeng lumabas mga igan, dahil sa meron naman tayong quarantine. Kaya yung mga bata naboboring dito sa bahay, gusto nilang mag-swimming. But the problem is, wala kaming swimming pool. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng maliit na swimming pool para sa kanila, para hindi sila maboring. Tapos nakatutok ko sa module. So ngayon, gumawa ko ng maliit na swimming pool. The problem is, may problema tayo sa maliit na swimming pool. So, tingnan natin kung anong problema. So dito natin nilagay yung swimming pool sa bandang likuran para hindi masyado naka-isturbo. Ito yung maliit na swimming pool namin guys. Ayan. So ito yung maliit na swimming pool namin. Hi! Ayan, nagsiswimming na sila. Pero mayroon tayong problema. Ano problema ng swimming pool natin? May bitak sa gilid. May leak. Leak lang naman yung bitak. Leak lang yan. Dito sa gilid. So kagabi, punong-puno to ng tubig. Ngayon, punong-puno siya ng tubig. Ngayon, kalahati na lang yung natira nung gumising kami. So wala na. Wala na. Actually, testing pa naman to. Lagyan namin ng tubig para malaman talaga kung may leak siya. Kung mayroon nga talaga. So, hindi natin na perfect yung paggawa ng swimming pool. So, yan o. Marami siyang leak. Actually, hindi pa naman talaga naayos to. Hindi pa na-finalize. Pero, ipa-finalize natin to. Aalisin uli natin yung tubig. Tapos, lalagyan natin ng waterproofing sa gilid para hindi na tumagas yung tubig. Kaya mo yun? Lalagyan natin ng waterproof lahat tong gilid nito. Para hindi na tumagas yung tubig. So, yun lang yung solution. Okay naman na siya. Kaya lang nga yung mga gilid. May mga leak. Sayang yung tubig dito mo sa tato. Yan, sacrifice talaga. Aalisin natin itong tubig. Hayaan mo natin itong mga bata mag-swimming. Aalisin natin yung tubig. Pag nagsawa na sila, ayusin natin yung ilalim. Yan. Naliligo sila. Umagos yung tubig. Kasi kapag ako naman yan lang.